Maaaring sa paningin ng ibang tao ay mag-asawa sila. Dahil nasa ibabaw ng cart ng bagahe niya si Charlotte habang itinutulak ni Lance palabas ng Naiya ang baggage cart. May kung alang beses din na lumingon si Katrina at hinahanap ng mga mata si Albie Chua. Subalit ni hindi na niya nakita ang anino nito sa maliit na airport ng Naiya. Mula sa 2 taong mahigit na paninirahan sa ibang bansa ay nanibago siya. 10:00 pasado na ng gabi at malinsangan. Muli siyang naniguro at nilinga ang paligid. Subalit wala talaga ito. Siguro nagkataon lang na patungo ito sa Maynila at kaya siya napag-uukulan ng pansin dahil napupunan nito ang takot at pag-iwas niya sa tuwing nagtatagpo sila. Napukaw niya marahil ang curiosity nito. Maaaring nag-aalala siya ng walang kadahi-dahilan. Thank you so much, Lance. We can part ways here. At iniabot niya muli ang halaga nang binayaran ito sa hotel. I'd like to see you again, Katrina. It isn't every day that you meet a famous Eurasian model. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. I have resigned from my job, Lance. Hindi na ako modelo ngayon. Iniwan mo ang isang prestigious and high-paying job? You've got to be kidding. Siguro magiging yaya muna ako ng pamangking ko pansamantala. Sinamahan niya yon ng mahinang tawa. Si Charlotte bang dahilan kung bakit ka nag-resign sa trabaho mo? O dahil sa iskandalong nangyari sa Paris? Do you really enjoy being the cause of some unfortunate men's letdowns? Manghang na hinto saglit sa paglalakad si Katrina. Sa kaibuturan ng dibdib, gusto niyang sabihing mali ang paniwala nito tungkol sa kanya. Naroon ang desperation na sabihin ditong, she wouldn't let a man down once she had given to him all she had to give. Meaning, love and trust. You're wrong, Lance. Bahagyang gumaragal ang tinig niya. I was the one who was let down. You shouldn't believe what you've always read in the papers. But anyway, I don't really have to explain myself to you or to anyone. Wala akong pakialam sa opinion ng iba, maliban doon sa mga taong malalapit sa akin. Naroon ang curiosity sa mga mata ni Lance nang titigan siya. At sino ang taong malapit sa iyo, Katrina? Ang photographer boyfriend mo ba? Nasaan siya? Bakit hindi mo siya kasamang umuwi ng Pilipinas? Did he let you down matapos ang skandalo? That after all, when things got rough, hindi kanya madamayan? Humugot siya ng paghinga at bumilang ng 1 hanggang 10 bago nagsalita. I wanted us to part as friends, Lance. Kahit paano malaking tulong ang ginawa mo sa amin ni Charlotte. Kung wala ka, baka kung ano nang nangyari sa pamangkin ko. But it seems na hindi mo gustong maghiwalay tayo magkaibigan. Isang ngiti ang pinakawalan ng lalaki. Diyan ka nagkakamali, Katrina. Goodbye, Lance. Itinas niya ang mukha at tumalikod. Hindi na gustong humaba pa ang usapan nila. Get in. Ako ang bahala sa maleta. Pagkasabi nun ay binuhat nito ang maleta niya at dinala sa compartment ng taxi. Ang driver ay naroon na at binuksan nito. What are you doing? Nalilito at naiinis siya sa ginagawa nito. I said I want to see you again, Katrina. At ginawa ko na rin lang to. Ihatid na kita sa inyo. Now, please get inside. Maluwang nitong binuksan ang pinto ng taxi. Napilit ang sumunod ng dalaga, expecting him to sit beside the taxi driver. Subalit kasunod niyang pumasok ang binata. Umusod siya palapit kay Charlotte na lumuhod sa upuan at inikot ang paningin sa labas ng bintana. Where to? Lingon nito sa kanya. Nag-aalangan namang sabihin ni Katrina ang kanyang address sa isa lamang estranghero. Nang muling bumulong si Lance, ang hininga nito sa tainga niya ay tila apoy na naglanda sa buong katauhan niya. Quezon City, New Manila. Tila siya tau-tauhang sumusunod sa nagpupuyos na loob niya. Ibinigay sa driver ang buong direksyon habang aware sa pagkakadikit ng balikat at braso ni Lance sa kanya. Luke gave her a satisfied smile. Hindi mo kailangan gawin to. Sobra-sobra na tulong na ginawa mo para sa amin. I don't mind. You're running from someone so titiyakin kong ligtas ka makakarating sa inyo. Saan ka umuwi? Green Hills. Inaasahan niyang dudugtungan ni Lance ang sagot nito, subalit hindi na kumibo ang lalaki. Hindi nun napigil ang muling pagtatanong niya.
Hindi ka mukhang Pilipino. Ano ang, dito ako sa Pilipinas si pinanganak. So, that makes me a Filipino, di ba? Agap nito sa patamad na tono. I have foreign blood in my veins too. Do you have businesses in Hong Kong? If you don't mind me asking. Oh, I mind. But to satisfy your curiosity, yes, family business that I manage, and it's mostly buy and sell. Nahimigan ni Katrina na hindi gusto ng lalaking pag-usapan ang tungkol sa sarili nitong buhay. Stop! Itigil mo mamang driver! Prantikong utos niya sa taxi driver na marahang nagpreno. Lumampas ba tayo? Tanong ni Lance. Hindi. Tingnan mo ang lalaking nakatayo sa taxi na nakaparada sa ikatlong bahay mula rito. Yung nasa tapat ng light post. Sinundan niya ako hanggang dito. Ang susunod na bahay ang sa amin na. Hindi niya maikaila ang takot sa tinig. Mabilis niyang kinalang si Charlotte. Mamang driver, umalis ko tayo dito. Bilisan niyo. Mamang driver, ituloy mo ng Green Hills. Wakwak Heights. Utos ni Lance sa driver na mabilis ng maniobra. Ni hindi namamalaya ng dalaga kung saan sila patungo. Walang laman ang isip ni Katrina kung paano nalaman ni Albie Chua ang address nila. Sadyang siyang sinusundan nito. Hindi nga lamang siya kilala marahil. Pagdating nila sa Wakwak Heights, ay pakargang ibinaba ni Lance si Charlotte, sumunod ang dalaga. Ang driver, inilabas ang maleta niya. Anong gagawin namin dito? Tanong ni Katrina. Mula pa kanina sa Hong Kong, wala ka nang ginawa kundi tumakbo tumakas. Katrina, pati bata nadadamay. At dahil ang lalaki tinatakasan mo'y tila, alam na kung saan ka nakatira. Dumito na muna kayo sa unit ko. Wika nito na tila ba matagal na sila magkakilala. Mula sa itaas ay bumaba at bumukas yun. Tara na. No, I can manage. May mga kaibigan akong ditong maaring kong tuluyan. Saka na muna natin planuhin yan. Tingnan mo ang bata at nakayup-yup na sa balikat ko. Hinawakan siya nito sa siko at inakay papasok sa elevator. Isinandal ng dalaga ang ulo sa dingding ng lift at humugot ng buntong hininga. Here we are, sabi ni Lance sa kanya. At tabiling lumabas sa elevator ang dalaga. Nasa 7th floor sila. Akin na si Charlotte. Inabot niya ang bata. It's okay, Katrina. This is a bachelor's pad. I hope you'll be comfortable enough. Kayo ni Charlotte. Inikot ng dalaga ang paningin sa buong unit. An ultra-modern studio-type meal pad. Maliit na sala at kusina na kompleto sa modern necessities. Ang tanging pagitan ng bedroom at sala ay isang minibar na ang likod ay silhouette divider na tila maisel black and white square cubes at nasisilip din naman ang king-size bed. Pwede ko bang gamitin ang telepono mo? Tatawagan ko lang ang father ko. Sure. Kumuha ng scotch at nagsalin. Itinulak ang isang baso sa kanya. To smooth her up edges. You're tired and scared. Matabang nitong dagdag. Wala siyang alam na isagot. Ising, ang daddy? Umalis po ma'am, kaninang umaga patungong Paso de Blas po ba yun? Isang island resort daw po yun. Dumating yung bisitang mag-asawang hapon ni Sir kagabi. Ang bilin po niya, sabihin sa inyong tatlong araw sila roon. Hindi makapaniwalang wala ang ama, bagamat namanggit na nito sa kanya na may inaasahang Japanese clients. Napaka-wrong timing naman talaga. Ibinili niya sa katulong na hindi magpapapasok kahit na sinong tao, kahit na ano pang sabihin. Nasabihin sa kung sino mang nagtatanong sa kanya sa labas, na wala pa rin siya sa bansa. What's wrong? Nasa resort ang daddy. Wala sa loob yung tanong. Saan sila pupunta ngayon pansamantala? Hindi sila pwedeng mag-check-in sa malalaking hotel. Knowing Albie Chua, tiyak na iisa-isahin nito lahat ng hotel sa Maynila. What are you talking about, Katrina? Siguro naman may karapatan ako malaman kung sino ang lalaking iniiwasan mo mula pa sa Hong Kong. Sa pamamagitan ko? Patuloy ang tanong nito. Nanlulumong dinampot ng dalaga ang baso ng scotch at nagmamadaling tinungga. Ang tangkang pag-straight ay napigil dahil hinawakan ni Lance sa kamay niya at kinuha ang baso. Natitiyak kong alam mo kung paano pag-inom ng alak. At natitiyak ko rin wala kang balak malasing. At gusto kong ulitin ang tanong ko. Sino ang tinatakasan mo? Si Albie Chua. And who is this guy? Kung hindi may kagagalit na malaman ko.
He is very rich and his family is powerful in Hong Kong. At kahit dito sa Pilipinas, may nakapagsabi rin sa akin kaibigan ng pamilya nila presidente ng Pilipinas kahit nung araw pa. At anong kinalaman nun sa'yo? Why are you running away from him? I have something he wants. Or someone? Pagtutuwid ni Lance na muling dinala sa bibigang alak. Si Charlotte ba? How do you know? Hindi mahirap hulaan. Sa tingin ko, hindi ka naman masamang tao. At lalo sigurong wala kang itinatagong mga brilyante dyan sa bag mo. Dahil wala kang pakialam kung humulag po sa balikat mong bag mo sa pagtakbo. At natitiyak kong hindi siya ang ex-fiancé mo. Dahil nakita ko na ang larawan ni Alex. Ibinaba ng dalagang wine glass sa counter at humakbang patungo sa couch. Pamangkin ni Albie Chua si Charlotte. Siguro nakita mong Chua din yung apelyido ni Charlotte sa passport. At ano ang kaugnayan mo sa bata? Actually, kung bloodline ang pag-uusapan, wala akong relasyon kay Charlotte. I've only met her days ago. Alam mo bang pagdukot ang ginawa mo? At alam mong seryosong krimen to, Katrina. Sa akin ipinagkatiwala ni Emma ang anak niya at nasa akin ang sulat na magpapatunay nun. Totong hindi namin kadugo ang bata tulad din ni Emma. Pero itinuring siyang anak ng daddy ko at ako bilang totong kapatid. Tinitiyak ko sa'yo, mapapabuti ang bata sa amin kaysa sa pamilya ni Carlo. Sila ang dahilan na kamatay ng mag-asawa. Kung tinanggap nila si Emma noon pa man, di sana buhay pa sila at hindi may iwang mag-isa si Charlotte. Dapat noon pa nila pinag-interesan ng bata. Huli na ang pagbabagong puri nila. Wala kang alam sa mga bagay tungkol sa naging buhay ng mag-asawa, Katrina. Ikaw mismo, sinabi mong mahigit 3 taon walang komunikasyon sa iyo ang stepsister mo. Now, wait a minute. Kanino ka mapanig? I'm on your side, pero hindi kampihan nito. Ina-analyze ko lang ang mga bagay-bagay. Emma would not lie. Marami siyang kapintasan pero wala akong natatandaang kasama roon na kasinungalingan. Kahit ang mga misdeeds niya, kusa niyang inaamin. You're tired. Magpahinga ka na. There's the bathroom. Bababa muna ako upang kuhanin ang bagahe mo. Wait, you don't expect me to stay here. At saan mo gusto magpunta? Gayong ikaw mismo nagsabing may impluensya ang albichua na ito. For all you know, kabisado niyang lahat ang mga kilos mo at kilala ang mga kakilala mo. Now, rest. At pagpanhi ko, planuhin natin ang mabuting gagawin. Naiwang naguguluhan si Katrina. Ano ba itong gulong pinasok niya? At hindi na siya maaaring umatras pa. Naipangako niya sa sarili matapos basahin ang sulat ni Emma na hindi ibabalik sa mga Chua si Charlotte hanggat kaya niya. You can refresh yourself. Make yourself at home. Bababa ko ulit at may kakausapin lang ako sandali. Nag-shower siya ng madalian. Pinatuyo ng tuwalya ang buhok at pagkatapos, itinapis at lumabas. Yun ang inabutan ni Lance. Ang paghook niya ng panloob niya. Napasinghap siya ng malakas at mabilis sa tumalikod. Bakit hindi ka man lang kumatok? If I did, di hindi ko nakita ang nakita ko lang ngayon. Isa pa, hindi rin naman ako kumatok kanina nang ipanhit ko maleta mo. Anyway, ano naman ang dapat mo ikahiya? Hindi ba nga't halos wala rin namang tinakpan ang mga isinusuot mo sa rampa? Wala kinalaman ang trabaho ko sa bigla mong pagpasok. Kayo hindi pa ako nakakapagbihis. And God, we barely know each other. That can be remedied. Nang sa ganun ay may lisensya akong... Shut up! Okay. It's almost 11. Are you hungry? We can order from here. Umiling si Katrina. Hindi niya maintindihan ang lalaking ito. Sa isang sandali, diretsa ang nanginsulto. Sa susunod, maalalahanin. Are you sure? Bagaman wala akong hilig sa matatabang babae, payat ka pa rin sa pamantayan ko. At kung hindi ka na nga babalik sa pagmamodelo, then you'd better start eating properly now. Wala akong pakialam sa pamantayan mo. At hindi ako magpapataba o magpapapayat dahil lang sa'yo. At may palagi akong kulang yung vocabulary mo. Have you ever heard of the word slim? Gumuhit sa tigisang sulok ng mga mata nito ang mga laugh lines na tila cobwebs. This man had his share of attraction.
I guess you're right. At wala rin akong hilig sa mga babaeng tila una ng dibdib. Dahil gusto kong sa braso ko nakauna ng babae ko. Yours are just about right. Small, firm, and... Hey, stop it! Magigising mo ang bata! Nakatawang awat ni Lance nang muli siyang dumampot ng tropilo. Effective ang warning. Matapos sulyapan ang nahihimbing na si Charlotte, ibinaba ng dalaga ang hawak at nakasimangot na naupo. Anyway, gigisingin ko rin naman siya. We have to find ourselves a place to stay. Huwag kang hanghangal. You're welcome here. Isa pa hating gabi na halos. We're both tired. At natitiya kong bukas na ang gising ng bata. Maglolo ko lang yan pag ginising mo. What do you know about kids? Are you married? Fishing? Hindi dahil sa personal na dahilan. Baka bigla na lamang may lumitaw sa pinto dyan at magsabing asawa mo siya. Paano mo kami papaliwanag? Ako ang bahala sa mga ganun. Ayoko ng gulo. Ano palang gusto mo kainin? Thank you, but I'm tired. And I'd rather sleep. If you don't stop insinuating something, lalabas kami ni Charlotte ngayon din. Pumormal si Lance. At bigla siyang nagsising na iwala niya ang panunokso sa mood nito. Pagod din ako at tama ka. Siguro nga magpahinga na lang tayo. Tabihan mo si Charlotte at dito ako sa couch. No, that's your bed. Ako na lang dito at ikaw ang tumabi sa bata. Hindi ka magkakasya sa couch. We'll stop protesting. At sumunod ka na lang. What are you doing? Ano sa tingin mo? Hindi mo kailangang maghubad. Gusto mong ikaw maghubad sa akin? Tumawa si Lance. Alang namang matulog akong nakadamit. But don't worry, hindi ako magtatanggal ng pants. Titiisin ko alang-alang sa'yo. Siguro gusto mo rin magpalit ang pantulog mo. Go ahead, hindi ako titingin. Strange, kahit kailan hindi siya na-attract sa lalaking medyo mapusyaw ang kulay. Si Alex, medyo kayumanggi dahil Mexican French ito. Pero bakit ganun ang attraction sa kanya ng lalaking ito na obvious na maputi? I'm afraid I might melt. Walang ingay siyang nakarating sa malaking kama na kung tutuusin ay ilang hakbang lang din mula sa kinalalagyan ng lalaki. Maingat siyang tumabi kay Charlotte. Subalit may kalahating oras na siyang nakahiga, hindi siya dalawin ng antok. Nagulat pa siya nang mula sa inaakala niyang tulog na lalaki ay nagsalita ito. Enough para marinig niya at hindi magising ang bata. For heaven's sake, magigising mo si Charlotte sa likod mo. Bakit hindi ka matulog? I'm not used to sleeping with a stranger. You're not sleeping with me, sweetheart. Though how I wish you would. Ang dumi talaga ng isip mo. Alright, siguro nga napaka-unfair ko. I've been staring at your face a lot of times from the magazines, and I have known your name. And I'm so pleased I finally met you. I'm Lance Dawson, a British Filipino, 34 years old, a businessman, and can speak some languages. That is Tagalog, English, French, and Mandarin, and unmarried. This is my flat, and I'm sure you can doubt that. Hindi rin ako nakakatulog kapag may kasamang magandang dalaga sa silid ko. Lalo na't ang dalagang yun ay may suot na manipis na damit at nasa kama ko mismo. Gumagana ang mayaman kong imahinasyon. I can think of 1,000 things to do than lie here and pretended to be asleep. And, lady, mahirap mahiga na nagsisikip ang maong. I'm aching. Sa tingin ko naman may paracetamol ka sa kabinet mo. Fake 2. Padabog niyang sagot at isinubsob ang mukha sa unan. Nag-echo sa apat na sulok ng unit ang malakas na tao ni Lance. Strange na hindi man lang tuminag si Charlotte. The unfairness of this world. Tulad sa isang commercial ay nagising si Katrina sa aroma ng kape na nasisinghot ng ilong niya. Nakangiting mukha ni Lance ang namulatan niya. Sa kanang kamay ay may hawak na umuusok na kape. Good morning. It's almost 8. Morning, tita. Hello, pet. Masuyong bati niya. Hihintayin ka namin sa ibaba, sa pool. Come on, sweetheart. Inakay na nito palabas si Charlotte. Ilang sandali nang nakalabas ang dalawa ay nakatitig pa rin sa pinagdadaanan ng mga ito si Katrina. Gusto niyang pagtakhan ang pagiging malapit ng dalawa. Likas na friend lang bata. Kakaiba sa mga batang nasanay na caretaker ang kasama. Bihis na siya nang lapitan ng telepono. Hawak na niya yon nang mag-ring ang phone. Nagulat pa siya ng bahagya. Hindi malaman kung sasagutin o hindi. Baka personal call ni Lance yun.
Pero agad din namang naisip na baka si Lance yun at tumatawag mula sa ibaba upang madaliin siya. Hello? Yes, good morning. Tumikim ang nasa kabilang linya. Lalaki pero hindi boses ni Lance. Naramdaman niya ang bahagyang pag-alangan nito. I'd like to speak to Mr. Chua, please. Mr. Chua? Agad ang pagbundol na kaba sa dibdib ni Katrina. Sinong Mr. Chua ang hinahanap nito? I think you've got the wrong number, mister. I'm sure I've dialed the number right. I'm calling from Hong Kong, and this is his manager. And it's important that I must talk to him. And I'm sure you've dialed the wrong number, mister. This unit belongs to Lance Dawson, and... That's right, Lance Dawson Chua. May I speak to him, please? Sa nanginginig ng mga tuhod, ay napaupong bigla ang dalaga sa sofa. Kinausap niya ang caller sa nanginginig na tinig. Pinanginginigan siya ng laman. Gusto niyang sumigaw sa matinding galit at panlulumo at takot. Ganun siya kahangal? And to think, she even thought herself smart and witty. All the way from Hong Kong, ang taong iniiwasan niya ay ang mismong taong kasakasama na niya. At sino ang taong lagi nang nakasunod sa kanila? Bakit ang sabi ni Martha, yun si Albi Chua? Tiniyak nito. Lance Dawson Chua. At isiping hinayaan niyang hagkan siya nito, yakapin damhin. And to top it all, nag-enjoy siya sa mga halik nito. Nasa ganun siyang ayos nang pumasok si Lance na wala si Charlotte. Agad na napatayo ang dalaga. Nasa si Charlotte? Nasa ibaba, ayaw pang umalis sa pool. Charlotte's enjoying, Katrina. At huwag ka mag-alala. Isang capable nurse ang pinag-iwala ko sa kanya. Hindi siya pababayaan nun. And beyond that, a certain Mr. Sian left an important message for you. Lance Dawson Chua. Bahagya lang ang paggalaw ng mga mata ni Lance, pero hindi man lang ito natigatig. Natila ba sa panahong magkasama sila, umaasa na itong malalaman din ni Katrina kung sino ito. Aalis kami ni Charlotte ngayon din. Calm down, Katrina. Mapag-uusapan natin to. Wala tayong pag-uusapan. Niloko mo ko. Pinagsamantalahan. I'm taking Charlotte out of your house now. Please, listen to me, will you? Kung gusto kong itakas mula sa iyo si Charlotte, kaya kong gawin. Of course. Bakit nga ba hindi mo siya itinakas? Dahil nag-enjoy ka sa mga ginagawa mong paluloko sa akin. Naaaliw ka makitang natatakot ako sa tuwing nakikita ko lalaking yun. Na akala ko yung siyang ikaw. Oh God, all along pinagtatawanan mo ako. Dahil hindi ko gustong kuhanin ang pamangkin ko sa persahang paraan, Katrina. Though, I have all the legal rights kumpara sa'yo. Anong legal rights ang pinagsasabi mo? Itinakwil niyo si Carlo nang pakasalan niya si Emma. Ni hindi niyo nga sinilip ang tatlo sa loob ng tatlong taong mahigit. Ngayon biglang gusto niyo kunin ang bata. I wish I could explain, Katrina, pero walang silbi ang anumang paliwanag na gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyong ipaubaya mo sa akin ng ilang araw si Charlotte at... No! Hindi ko siya ibibigay sa iyo sa inyo. Please, I'm running out of time. In fact, gayon na lang ang saya ko nang wala ang ama mo pagdating natin. Nakapag-iisip ako. Kaya nga lang, naunahan ako nang sabihin sa iyo ang identity ko. Wala kang sasabing pagbabago sa pasya ko. Be reasonable, Katrina. Nakikiusap ako. Ngayon kung tutusin, kahit ngayon din, magagawa akong isama sa Tagaytay si Charlotte nang hindi ko kailangan na pahintulot mo. At aminin mo, wala ka nang magagawa ron na hindi ka kamag-anak ng bata. If I were that ruthless, tulad ng sinabi sa iyo ni Emma sa sulat, it would have been easy for me para i-accuse ka na dinukot mo ang pamangkin ko. Sa airport pa lang ng Hong Kong, ang lalaking sumusunod sa atin isang private detective. Oh, at bakit siyang itinuro ni Martha na ikaw? Bakit sinabi niyang ang lalaking niyo ang nakita niyang kausap ni Emma minsan? Na yun si Albi Chua, ayon na rin kay Emma. Bago mo dinala sa hotel si Martha at ang bata, nasa flat ako. Masinsin akong kinausap si Martha na mabuti ang intensyon ko. Na hindi ko gustong basta nalang kuhanin si Charlotte. Bukod pa sa binayaran ko siya para yun ang sabihin sa'yo. Oh, shucks. All along, tila ilang, para bang isang eksena sa sine ang nangyari. Para ko lukol ako lang naniniwala. Naniwalang yun nga ang Albi Chua na yun. My kisses are real. Baliw ka pa rin. Kalalabas lang ng Makati Medical ng mama ko.
Katrina, 5 days ago, wala akong dapat sa Hong Kong kung hindi dahil sa utos niya. She wanted to see Carla's daughter. Bakit hindi niya noon ginawa yun? Sa maraming beses, nagmakaawa ang mama sa papa na patawarin na si Carlo at tanggapin si Emma. Pero hindi pumayag ang papa. Gustuhin man ng mama na makita sila, hindi niya magagawang suwayin ng papa. Ganun ba kasubmissive ang mama mo? Hindi birong kahiyan ang ibinigay ni Carlos sa pamilya nang pakasalan niya si Emma. He was engaged to be married with a childhood sweetheart. Nakatakda na ang kasal nila. May pamudmud na ang mga imbitasyon sa magkabilang panig. It was supposed to be a grand wedding between two family friends and business associates. At sa Hong Kong gaganapin. Kakaiba sa ginawa mong hindi pagsipot sa sariling kasal dahil maliban sa sandaling iskandali wala na. Nawala ng isang matagal na kaibigan ng papa dahil ang ina ng fiancé ni Carlo inatake sa puso sa matinding kahihiyan. Though she didn't die, naka-confine na siya sa wheelchair mula noon. 3 weeks after that, should have been Carlo and Mika's wedding. Bagaman, sinabi ng mga kaibigan ni Carlo na hindi yun ang una't huling pagkikita ng dalawa. Hindi sila umaasa na hindi sisiputin ni Carlo ang kasal nila. 2 araw bago ang kasal, itinanay niya si Emma. Hindi namin alam kung bakit. He was so fond of Mika. Hindi magawang makapagsalita ni Katrina. Kung gayon, totoo ang sinabi ni Emma sa sulat na walang pag-ibig dito si Carlo. Tanging responsibilidad ang nagtulak sa huli upang pakasalan si Emma. Or Emma could have blackmailed Carlo into marrying her. Hindi na niya malalaman ang dahilan pero isang tiyak, pinilit ni Emma si Carlo. Kung paano, hindi niya masagot. Hindi kailanman pinaniwala ng pamilya ko, ng magulang ko. Nanak ni Carlo ang dinadala ni Emma. Every year, nagpapadala ng larawan si Carlo sa mga magulang ko. Subalit hindi yung pinapansin ng papa. Isa sa mga pag-uwi ko rito sa Pilipinas, hindi sinasadyang mabuksan ko ang drawer ng papa sa opisina. Naroong lahat ang mga selyado pang sulat ni Carlo. Ako nagbukas sa mga yun at nakita ko ang pamangkin ko sa unang pagkakataon sa larawan. Charlotte was Carlo's spitting image. Ipinakita ko yun sa papa. At hindi pa rin niya magawang magpatawad, ganun ba? At hindi rin marahil mapaniwala ng papa ang nakita niya. Natitiyak kong napatawad niya si Carlo sa iskandalong ginawa nito sa pamilya. Subalit, hindi niya napatawad ang sarili na hindi niya binigyan ng tsansa na makita ang bata. Ang atake dumating sa kanya sa araw na yun. Sobrang fatal, Katrina. He never recovered. He died a month after that. We never had a chance to contact Carlo nang atakihin ang papa dahil kahit ang mama humina ang kalusugan sa nangyari. Everybody was busy attending my father who was in comatose for 30 days. Nang mamatay ang papa, na-hospital ang mama. I had a handful, you know. Nang may libing ang papa, laman ng periodiko ang nangyari kay Carlo sa isa sa mga dropping points nila sa Aurora Province. Paano sa palagay mo tinanggap ng mama yun? And for 2 months, I've been trying to contact Emma. Hindi niya ako gustong kausapin. Kaya, inupahan ko ang private detective na yun upang siyang makipag-usap sa kanya. Wala nang silbi. Hindi ko alam kung anong dahilan niya upang tumanggi. Nung pag ano na lang ang pagnanais niyang mapabilang sa pamilya namin. My mother wants to see her granddaughter. Katrina, natawagan ko na siya kahapon at alam niyang dadalhin ko anumang oras sa kanyang bata. Gusto kong gawin yun sa parang pumapayag ka. Isang nahahapong tango ang sinagot niya. She tried to smile. Yeah. I'll say my goodbyes to Charlotte. You can show me where's the pool. Hinila niya palabas ang maleta, subalit hindi siya nakarating sa pinto. Pinigilan nila ang braso niya. I want you to come with us, Katrina. What? Sumama ka sa amin ni Charlotte sa Tagaytay. Alam ng mama na kasama ka namin. Naikwento na kita sa kanya. Hindi ko gustong mailang ng husto si Charlotte dahil kahit paano, estranghero pa rin ako sa kanya. I don't think... Don't think. Come with us, please. But... Bakit sa palagay mo, pinakibagayan kong lahat ang mga kalokohan mo mula Hong Kong kung hindi ko gusto kasama kita at makilalang mama? Kalokohan? Why, Mr. Chua? Lance, Katrina... At totoo ang sinabi ko sa iyo kanina. My kisses are real.
Hindi kasama sa plano. I never intended to kiss you pero hindi ko mapigilan ang sarili ko tulad ngayon. And her eager lips met his shamelessly. Charlotte, I want you to meet your grandmother. Silan sa bata at inilahad ang kamay sa matandang babae. How are you, darling? Inilahad ng Donya ang dalawang kamay sa batang alanganing lumapit. Come and give Lola a kiss, Saber. Sumunod ang bata at sumampa sa rocking chair. Tinulungan ni Lance na maikandong sa ina ang pamangkin. Mahigpit na niyakap ng Donya ang bata at gumante rin naman ang yakap. Nakita ni Katrina ang pagsungaw ng luha sa mga mata ng matandang babae. Biglang nagsikip ang dibdib ng dalaga. Tingin ba niya ay napaka-fragile ng matandang babae? Maliit at maputi. Typical sa mga Chinese. Bagaman nasabi na ni Lance sa kanya habang nasa daan na Pilipina ang mama nito dahil sa Pilipinas na ito pinanganak at lumaki. Kung naging babae si Carlo, siyang siya nung bata pa, Lance. Baka makasama sa inyo, mama, yung sobrang excitement. Mag-stay naman si Charlotte. Maringwi ka nito at pagkatapos ay nilingon si Katrina. And this is Katrina, mother. Siyang sinasabi ko sa inyo. How are you, iha? Yumukong dalaga nang makitang inilalahad ng matanda ang pisngi nito. She gave her a light kiss. I'm pleased to meet you, madam. Hindi kasing galak ko nang itawag sa akin ni Lance kahapon na kasama niya ang fiancé niya patungo rito. Small world, iha. Lance said he met you in Paris. At kailan lang nagkaalaman na may relasyon ka kay Emma by affinity nang sabihin mo sa kanyang pupunta ka lang Hong Kong to claim your niece. Come on, mother. Sobra-sobrang excitement yan for one day. Baka makasama sa inyo. Pagpahingin mo na, mama nurse. Ginagawa akong paralitiko ng anak ko, Katrina. Sana'y makasanayan mo ang pagiging triumph niyan. Sanay na siya sa akin, mama. Will you come to Lola this afternoon, Charlotte? Opo. Come, ladies. Ipapakita ko sa inyo ang magiging silid niyo. Anong fiancé ang pinagsasabi mo sa mama mo? Relax, Katrina. Kung sinabi ko sa iyo kanina yan, habang patungo tayo dito, baka hindi ka pumayag na sumama. Kaya niloko mo na naman ako. Ano ba talaga trabaho mo? You seem to be very expert in deceiving people. Makinig ka. Ipapaliwanag ko sa iyo. Of course. Lagi naman may magandang paliwanag mula sa iyo, diba? And I will be left speechless. Siguro abogado ka rin ano? Matagal nang inuungkat ng mama na mag-asawa ako, Katrina. Nitong mamatay ang papa at si Carlo, lalo nang naging obsession niyang mag-asawa na ako. I can't say no. I don't want to disappoint her. Kaya pinain mo na naman ako sa panloloko mo sa sariling ina mo? Ouch, ang sakit nun ah. May sakit ang mama, Katrina. Kailangan kong ibigay sa kanya ang dalawang bagay na ikahahaba pa ng buhay niya. Si Charlotte at ang paniwalaing siyang magkasintahan tayo, ganun ba? Pwede naman nating totohanin yun ah. I like you, Katrina, very much. At alam kong hindi mahirap para sa iyong magustuhan ako. Malakas ang chemistry nating dalawa. Huwag mo ang guluhin ang isip ko, Lance. Mula nang makilala kita, hindi ko na alam kung ano ang tama at mali sa ginagawa ko. You seem to have controlled everything that I do. And who cares about scientific terms? Do you know what chemistry means? I know what it means. The study of elements and the reactions they undergo. They're to satisfy you. So, you're not just a pretty face, ha? You still remember that. At dahil ibinigay mo na rin ang kahulugan, gusto kong sabihin sa'yo na ang chemistry mo mixed with mine. I'm sure there would be a mighty explosion sooner or later. Lance! Find another woman to mix your chemistry with. I'm not available. Ano man ang alam mo tungkol sa'kin mula sa mga nababasa mo, hindi ako yun. I don't go for flings. And short affairs and sham relationships. Kung walang usok, walang apoy, Katrina. Hindi mo kailangan idepensa ang sarili mo sa akin. I don't really care about your past. Ang hinihiling ko lang sa iyo para sa matanda, hindi niya alam ang tungkol sa iskandalong kinasangkutan mo. At least, hindi mananatili sa isip niyang lagi na lang akong walang permanenteng relasyon. At magkatugma tayo sa bagay na yan. We can enjoy the bliss without the wedded. At kung tumanggi ako, wala kang pinanghahawakan sa akin, Lance. Nasa iyo na si Charlotte. Indirectly.
Si Emma ang sanhi ng kamatay ni Carlo at ng Papa, Katrina. Huwag mong sisihin si Emma sa nangyari sa Papa mo. Ginawa niya yun sa sarili niya. Paano kung ibalik ko sa iyo ang akusasyon na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Emma at ni Carlo? Cellmate, you don't know anything, Katrina. Pero ito lang masasabi ko. Huwag sanang ikaw ang magiging sanhi ng sunod na atake ng Mama dahil hindi kita patatawarin. Ano ba naman ang inaayawan mong magkunwaring magkasintahan tayo? E ang ginawa nating halikang dalawa, tinalo pa ang magkasintahang totoo. Nang sumunod na mga araw ay nagkalapit ng husto sina Katrina at Doña Crisanta. Tulad din ang kung paano ito bumawi ng lakas mula nang dumating si Charlotte na lagi nalang kasama ng matanda. Sa mga pagkakataong napakabait ng matanda, nakokonsensya siya sa panloloko nila ni Lance. Upang pawiin din ang alalahanin na para din sa matanda kung bakit nila ginagawa yun. Linggo ng umaga nang may dumating silang bisita. Pagkababang pagkababa nito ng kotse, agad na tumakbo ng yakap kay Lance. Oh, Lance, darling! Tumaas ang mukha nito at hinagkan ang mga labi ng binata. Umiwas ang tingin si Katrina. I miss you so much. And I miss you too, Mika. Wika nito at inakay ang dalaga palapit sa kanila. So, ito ang Mika na kasintahan ni Carlo. Maliit, hindi kagandahan. Pero chinita at kasimputi ng labanos. So fragile looking. A Chinese, anak ng kaibigan ng pamilya. No wonder na gano'n na lang ang galit ng mga tsuwa sa biglang pagpapakasal ni na Emma at Carlo. Hello, Iha. Kamusta ka na? Kayo ang dapat kong kamustahin, Mama. Si Katrina, Mika. Pakilala ng matandang babae. Stepsister siya ng asawa ni Carlo. At si Charlotte, ang apo ko. She's also Lance's fiancée, Iha. Patuloy ng matanda na lalong nagpasingkit sa singkit ng mga mata ng babae. Subalit saglit lang yun at agad na lumapit sa binata si Mika. Nagtatampo ako si Lance. Bakit hindi mo sinabing may kasintahan ka na? Gusto ko sorpresahin ng Mama, Mika. Alas 10 na ng gabi ay hindi siya makatulog. Maliban sa mga kislap ng ilaw sa kapaligiran, ay madilim ang paligid. Sa araw, ang verandang yon ay nakatanaw sa Taal Lake. Nalalanghap niya ang hanging dagat. Nasa ganun siyang ayos nang dumantay sa mga balikat niya ang mga kamay ni Lance. Pagkatapos ay pagdampi ng mga labi nito sa sentido niya. Sinabi sa iba bang hindi ka naghapunan, sweetheart? Don't call me that way. All the habits are hard to die. Akala mo modelo ka pa rin at gustong ma-preserve ang slimness? Bakit ngayon ka lang dumating? Nakapagtatakang nakawala ka sa bisita mong halos hindi ka gustong bitawan. Itinaas ang mukha. Huwag kang tatangging nagsiselos. Muling bumaba ang labing yun sa kanya. Ang kaibahan lang sa pagkakataong yun, umangat siya mula sa sahig at nararamdaman niyang ipinapasok siya nitong muli sa silid niya. Lance. Katrina. I miss you so much. Sa loob ng dalawang araw, ikaw na lang alam ng isip ko. And I've been wanting to do this since I first saw you. Gusto ko rin gawin mo sa akin to. Ang gusto niyang sabihin, pero nanatiling tuyo ang kanyang lalamunan. Don't deny this, darling. Katrina, darling, darling. Sandali lang itong natigilan dahil hindi niya gustong huminto ito. Easy, darling. We have all night. I promise to give it all to you. I want to prolong the pleasure and delight of this first... Even... Hindi ko na mapigilan pa. She felt so disappointed nang magising siyang wala na sa tabi niya si Lance. Pero hindi niya ito masisi. Alas 11 na ng umaga. Nagmamadali siyang nagtungo sa banyo. Taglay pa rin sa isip at damdamin ang kaligayahang ipinadama sa kanya ng binata. Wala siyang natatandaang naidlip sila maliban ang maaninag nila sa glass panel ang pagbubukang liwayway. Bakit kailangan magpakasal kayo, Lance? Si Mika, tears in her voice. You promised that you will take care of me after what Carlo have done. I'm keeping my promise, Mika. Pero kailangan ko rin pakasalan si Katrina. Pero bakit? Tumaas na ang gumagaralgal nitong tinig. Bakit sa babaeng kapatid pa ng babaeng siyang naging sanhi ng trahedya ko at ang pamilya niyo? Hindi magkapatid,
Si Katrina at Emma, ilang beses ko namang ipapaliwanag sa'yo. Oh, you're splitting hairs, Lance. Ganun din yun. Bakit kailangan sa kanya pa? Higit sa lahat, bakit kailangan magpakasal kayo? Dahil sa mama at kay Charlotte. Mariing sagot nito na nagpatuwid ng katawan ni Katrina. Mula sa itaas ay natatanaw niya ang ibabaw ng ulo ng binata. Si Mika ay natatakpan ng hagdan. Ang alam ng mama ay magpapakasal kami at... Hindi na hinintay ni Katrina ang kasunod na sasabihin at ang mamadaling bumalik sa silid. She was glad na carpeted ang sitting room na tuloy-tuloy sa hagdan pababa. Naupo siya sa gilid ng kama at naguguluhang pinag-iisipan ang lahat. Pakakasalan siya ni Lance. Hindi nila napag-usapan yun na nagdaang gabi. Gusto niyang ikagalak yun, pero hindi ang dahilan kung bakit nito gagawin yun. Dapat ba niyang gawan yun ang issue? Umiling siya, she didn't think so. Hindi siya ganun kagaga upang hindi makahalata kahit papano ay naroon ang pagtatangi ni Lance sa kanya. If he proposes marriage, tatanggapin niya. Napukaw ang pagmumuni-muni niya na kumatok ang katulong. Pinagbuksan niya ito. May dalang tray ng almusal. Ipinapampanhik po ni Sir Lance. Nasaan siya, Elena? Umalis po, ma'am. Sinong tao sa ibaba? Baka po si Doña Crisanta at si Mamika. Ang alam ko po, nasa library sila at nag-uusap kanina bago ako umakyat. Si Charlotte naman po, kasama ng yaya na namamasyal sa paligid. Tumango siya at lumabas ng katulong. Agad naman niyang dinampot ang tasa ng kape at unti-unting hinigop. Hindi siya naghapunan ng nagdaang gabi. Agad ang pagtaas ang mga balahibo niya sa naisip. Pagkakain ay siya na mismo ang nagdala ng tray sa ibaba ng kusina at lumabas ng hardin. Isa-isang inalisan ng tuyong dahon ang mga halaman nang makitang sumakay si Mika sa kotse nito. Sinundan niya ng tanaw ang papalabas sa sasakyan sa garahe. Nagkibit siya ng mga balikat at pumasok sa kabahayan. Naroon si Doña Crisanta na inabutan niyang papanhik na sa hagdan nang makita siya ay nagbago ng isip. Magandang umaga po. Hindi niya na ituloy ang pagbati dahil sa galit na nasa mukha ng matanda. Pagkatapos ng pagtanggap na ginawa ko sa iyo, bakit kailangan lokohin mo ako, Katrina? Akusa nito sa kalituhan niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huwag ka nang magmaangan pa. Sinabi sa akin ni Mika ang iskandalong kinasangkutan mo sa Paris. Na hindi kayo totoong magkasintahan ang anak ko. Na magkasagot kayo ni Lance sa lokohin ako. Tulad ni Emma, gusto mo rin lokohin ako ng anak ko? Ano tong dala niyong magkapatid sa buhay namin? Unlike Carlo, Lance was a sensible man. Ano ang ginawa mo sa kanya para gawin niya sa akin ito? Pero... Napasigaw siya nang unti-unting lumupay-pay ang matanda. Mabilis na lumabas ang nurse at mga katulong. Dalhin natin siya sa ospital! Nasa ICU ng pribadong hospital sa Tagaytay si Doña Crisanta at kasama na ang pribadong doktor nito nang dumating si Lance. Anong ginawa mo sa mama? Lance! Sinabi ng katulong ang narinig niyang sinabi ng mama. Ipinagtapat mo sa kanya na hindi tayo totoong magkasintahan? Bakit, Katrina? Bakit? Kung nakamamatay ang apoy sa mga mata ng binata, nawala na siya ng hininga. Mr. Chua! Ang doktor na lumabas ng ICU. Binitawan siya ng binata pero ang galit sa mga mata ay nananatili roon. Hindi siya makapaniwalang ito ang Lance na kapiling niya ng nagdaang gabi. Ang Lance na bumubulong ng masasarap na pakinggang mga salita. Pag may nangyari sa mama, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa iyo, Katrina! Saka palang pinakawalan ni Katrina ang paghinga kasabay na pagpatak ng mga luha. Patakbong lumabas ang hospital. Sa Paris. Come on, Katrina, cheer up! It's not the end of the world! Si Drake sa dalagang nakatanaw sa malayo. Halos isang buwan na mula nang magbalik si Katrina. May long offers din ang dalaga. At kahit si Adriana, tumawag nang malamang nasa Paris siya upang bigyan siya ng panibagong contract. Subalit lahat ng yun, tinanggihan ng dalaga. Bumalik siya sa Maynila ng araw ding yun. Nagpaalam lang siyang sandali kay Charlotte at sumakay ng pampublikong bus pauwi. Maliban sa paliwanag na ang mga Chua ang higit na may karapatan kay Charlotte, wala nang ibang paliwanag na ginawa ang dalaga sa ama. Bagaman nagdududa, hindi na kumibos si Kobe, na nakahandang umalis patungong Japan sa imbitasyon na rin ng mga bisita.
at upang tingnan ang posibilidad ng joint venture ng negosyo. Sinamantala niya ang pagkakataon upang sabihin ditong babalik siya sa Paris. Tipid siyang umiti. I'm sorry, Jake. If I'm such a bore, I can't help it. Hi, falling in love is such a complicated business. One reason why I stayed away from it. Nagkibit ito ng mga balikat. Bilang kaibigan, sinabi rito ni Katrina ang nangyari sa kanya. And I'm pregnant, Drake. Tuluyan ang bumigay ang mga luha niya. Hindi siya dinatnan ng period niya 2 weeks ago. So that makes her 1 month on the way. That compounds the problem. Usal nito kasabay ng buntong hininga. Hinayaan siya ni Drake na umiyak ng matagal. Bago muling nagsalita. Marry me, Katrina. Biglang nagangat ang luhaang mukha ng dalaga. What? Marry me. We probably don't love each other the romantic way, but we do love each other as a friend. It's a good foundation. Oh, Drake, how could you be so noble, my friend? Thank you so much. You make me feel good, but no. Hindi kita itatali sa isang bagay na alam kong hindi mo gusto noon pa man. But I want to help you, Katrina, and that's the only way I could. I know. Sumingot siya, tumayo at niyakap ang kaibigan. Kumawala si Drake at may inilahad sa kanyang proposal. A new jewel company gave me this. A wedding gown? Oh, it's lovely, Drake. Wishing na sana ay makapagsuot siya nun at ikakasal kay Lance. But I couldn't possibly model that gown. Ayoko na, Drake. Just this one, Katrina. Grand opening ng may-ari ng tindahan. Kailangan niya ng magandang mukha na magsusuot ng gown at ng mga alahas niya sa inauguration. This is the wedding band that you will be wearing, sweetheart. And this choker too. This. At ang katarnong earrings and tennis bracelet. Ang tinutukoy nito ay ang bracelet na puro brilyante. Are we the king's ransom, sweetheart? These stones are all from Africa. I gathered in flawless. These jewelries are all private and not for sale. Ilalabas lang nila dahil inauguration nga. Napagpasyahan na niyang huwag ng magmodelo. Pero tinutukso siya ng mga larawan sa brochure. Oh, what they think, Drake? They're willing to pay your price, sweetheart. And just this one. You'd be a fool to say no. Then it's yes. That's my girl! That would be a day after tomorrow. Dala kang contract and all you have to do is to sign. Pagkatapos, magpahinga ka para sa beauty rest. Sa mismong araw ng inauguration, sa isang silid ng isang magarang mansyon sa outskirts ng Paris. Oh my God, Drake! I'm so excited and nervous! Napasipol si Drake. Sana akong pakakasalan mo. What do you mean? Nakalimutan ko bang sabihin sa yung may groom ang eksena mo? I didn't think about it. But since this is a wedding gown at puro pang kasal na nakasuot sa akin, hindi ako magtataka. You're lovelier than anyone I knew, Katrina. In and out of this business. The tiara on your headdress? So fascinating. Sino ang magakalang buntis ako, Drake? But I know. Kasama ka ba sa mga grupo ng photographers? Bakit formal na formal ka? I also signed a contract na hindi ako ang photographer mo sa pagkakataong to. So here I am, dressed to the occasion. Is she done, ladies? Nakapusod ang buhok niya sa likod, showing the earrings. Hindi malalaki at magarbo ang mga bato, subalit ang perfection ng mga yon, hindi matatawaran. Na ang pagkakadisenyo ay tanging eksperto ang makagagawa. Umasam siyang sana, isa sa mga suot niya ay pag-aari niya. Come, I'll escort you outside. Inialok ni Drake ang braso at ikinawit niya roon ang kanya. She'd been through modelings like this before, pero bakit ba ang kaba niya ay ganun na lang? Isang pinto sa tagiliran ang binuksan ni Drake at lumabas sila roon. She noticed na patungo ito sa isang back garden dahil sa mga halamang nag-riot ang mga bulaklak. Nasa likuran niya ang dalawang batang princess na hawak ang train niya. She could smell the roses everywhere. Parang pantasya ang pagkakaayos sa mga halaman at bulaklak.
Sa dami, hindi niya kayang bigyan ng mga pangalan. But they were all like a dream. At para din siyang lumulutang sa hangin. Nang kumislap ang mga kamera ay tila siya bahagyang napapikit. She smiled silently. Sanay siya roon pero bakit naninibago siya? Umaasa siya ng maraming tao subalit bakit wala yata siyang makita maliban sa iilang grupo na nagpapalakpakan sa may magkabilang bahagi ng makeshift aisle patungo sa isang podium. Nang biglang malaki ang mga mata ng dalaga, may nasulyapan siya sa unahang bahagi ng pew. Ang daddy niya. Tumayo ito at sumalubong sa kanya. "I'll take it from here, Drake. Thank you." Nakangiting wika nito. "Dad!" "You're beautiful, my darling." Masuyong wika nito at inakay na siya palakad kasabay ng wedding march at ang paghagis sa mga talulot ng bulaklak sa aisle. Napatingin siya sa unahan na sa isip niya ay isang catwalk subalit hindi pala. Nakatayo roon ang supposedly groom niya sa pictorial na ito. Lalong nalaki ang mga mata niya nang makilala kung sino ang groom. "Lance!" Hindi siya makapaniwalang inikot ang tingin sa paligid. Wala siyang kilala maliban kay Drake. Natumabi kay Lance bilang best man at si Charlotte bilang flower girl. Lumingin ito at nginitian siya. "Oh God, is this real?" Nang may mahagip ang mga mata niya sa unahan, nakangiting inaabangan ang paglalakad niya. Si Doña Crisanta. "She's alive. Oh, thank God." Nang magangat siya ng tingin, nakangiting mukha ni Lance ang sumalubong sa kanya. She swallowed a laugh on her throat. Inabot siya nito mula sa daddy niya. "What's this?" "Our wedding, my darling. This is real. Don't think otherwise." You deceived me again? "This deceiver, my darling. Love you so much. That I'd rather die kung mawawala ka sa akin." "You hated me." "I'm asking your forgiveness. Nagkamali ako." "Had your mother died, you wouldn't be marrying me." "I still will. Magagalit ako, alright." Anong asahan mo sa pagkakataong ganun? Pero lumilipas ang galit. Ang pag-ibig, hindi. Hahanapin kita sa lahat ng sulok ng lupa. "Oh, I hate you. I hate you, Lance Chua." "Don't. You will forever bear that name. In a little while from now." "I'm pregnant." Muling natawa si Lance. Masuyong hinaplos ang flat na tiyan niya. "I know. Sinabi na sa akin ni Drake." Mag-uusap pa sana ang dalawa nang magsalita ang magkakasal. "Will you now give me the chance to wed you?" "Are these really mine?" Itinaas ni Katrina ang daliri sa ere. Sila ay nasa isang beach. Balakikuti ni Lance ang buong Pransya sa honeymoon nilang dalawa. "Nagdududa ka pa rin ba, wife? Lahat ang isinuot mo sa kasal natin, ibinigay sa'yo ng mama. Suot niya mga yun ang kasal nila ni Papa." "Oh, Lance, I thought I'd never see you again." "Hindi mangyayari yun. Hindi pa man kita kilala, sinabi ko na sa mama na ikaw ang girlfriend ko." "Paano nangyari yun?" "Nakita ko ang mukha mo sa magazine. Minomodel mo ang mga alahas ng kalabang kumpanya. I was so attracted that I bought all the magazines na naroon ka. I even sent one to my mother and said you're my fiancé." Natawa ang mama. "Pinapirate ko raw ang modelo ng kalaban. But she believed me. She kept on hoping na sana iuwi kita at ipakilala sa kanya. I tried to arrange for our meeting but I got so busy. Pagkatapos, ang nangyari sa papa at kay Carlo. Nang kumalma ang lahat, nalaman kong nag-iba ka ng trabaho. You took cramp modeling. I have again arranged for our meeting. Nang mabasa ko sa periodiko ang engagement mo, I was so furious. I tried to forget you nang iutos ni mama na puntahan ng personal ang anak ni Carlo at Emma. Dahil hindi nakikipag-usap si Emma sa private detective na inuutosan niya. Kaya nang makita tayo sa elevator, kilala na kita. At hindi ka malang nagpahiwatig na kilala mo ako? Why should I? Hindi rin ako makapaniwalang makita kitang kausap mo si Charlotte. Agad akong nagpaimbestiga. At pinahirapan mo ako? No. Alam ko nagagalit ka sa mga tiyuwa. Nasabi ni Martha yon matapos mong basahin ang sulat na iniwan ni Emma. Kaya plinano ko ang dapat gawin. I couldn't be luckier. You and Charlotte. Kumawala si Katrina sa pagkakayakap at inis na tinitigan ng asawa. Are you sure that the wedding that took place 2 days ago was real? Hindi siya biro.
Mahilig ka lang rin gawin yun. Nakangiti ang mga mata ni Lance pero seryosong tono. Don't ever think na makakawala ka pa sa akin, Mrs. Katrina Chua. You're mine now and forever. At sa dami na napag-usapan natin, nakalimutan mong sabihin sa aking mahal mo ako. Well, I've been missing you so much like a madman. Niligali ko ang Papa Kobe para sa surprise wedding natin. At si Drake. She smiled sweetly, raised her face and kissed his lips. I'm more of a doer, Mr. Chua. She murmured in his lips. But I'll tell you anyway. I love you. And I love you too, Katrina. At dito na po nagtatapos ang isa na namang kwentong pag-ibig na pinamagatang Billionaire Secret Wedding. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.